Hi guys, so today's video is gonna be a bit different. Magkakaroon tayo ng discussion sa umpisa, which I will do sa iPad. Tapos, yung sa dulo, yung Notion template. Na-explain ko yung Notion template para pag-download nyo, magagamit nyo siya. A little disclaimer din, hindi ako magdi-discuss ng mga history, mga theory, ng mga time management techniques, kung bakit sila nagsimula. Kasi parang nag-grab lang tayo ng information. So, pwede nyo naman siyang i-Google. Sa atin lang, yung mga nag-work sa akin na mga time management methods, baka mag-work din sa inyo. So, itong Eisenhower Matrix ay divided by 4 quadrants. Meron kang 4 na spaces. Yung nasa taas ay urgency, tapos yung nasa kabila naman is importance. Yung first quadrant mo is high in urgency tsaka high in importance. Yung nasa kanan niya naman is low urgency tsaka high importance. Tapos ito, low and high. So yun yung pagkakahati ng 4 na quadrants nyo. Ang sinasuggest ng Eisenhower Matrix, pag high in urgency tsaka high in importance, gawin mo na. Do it na. Pag naman high in importance siya pero low in urgency, pwede mo naman siyang i-schedule. Dito naman yung super urgent na siya pero low in importance lang siya. So pwede mo siyang i-delegate or i-push back. So, dito yung mga distractions, mga nakaka-procrastinate. So, mas maiging wag mo nating gawin or ipagpaliban yung paggawa. So, dito tayo sa do it. Ito yung mga may clear deadlines, tapos may consequences pag hindi mo siya ginawa. Ang example nito is yung kunwari, finish your client task or siguro ihahatid yung anak mo sa school or reply sa client kasi may mga time to. So, ito yung first na quadrant mo kailangan mong gawin. Dito naman, yung mga pwede mo namang i-schedule. Wala naman siyang specific deadline kasi. Pero nakaka-procrastinate siya kasi nga walang deadline. Pero kailangan mo sana siya for your goals. Katulad ng pag-network sa LinkedIn, pagtapos ng mga Udemy courses, yung mga ganun, pwede mo naman siyang i-schedule na lang kasi kailangan mo siyang gawin. So, second dapat siya sa priorities mo. So, itusog lang natin ito pataas para magkasya to. So, ito yung mga kailangan mong gawin. Pero hindi naman kailangan ikaw. Pwede namang ipasa sa iba. So, katulad ng mga admin work. Pwedeng ito yung create ng social media posts or yung upload ng blog post na sinulat mo, ganun. So, laundry, ganun. Pwede ka magpa-laundry, pwede ka mag-utos. Ito yung pangatlo sa priorities mo. Ito naman, yung lagi tayong biktima, lagi tayong kinakain, like Netflix, Facebook, hindi siya nakakatulong sa goals mo, pero mostly yun yung lagi nating ginagawa. Kailangan natin siyang i-move sa pang-apat na importance, hindi siya dapat nauuna. Pwede mo siyang gawin kung tapos ka na sa 3. So yun, basically yun yung 4 na quadrants mo. Iwan ko na lang itong image na to in case magamit nyo. Or pwede nyo na mahanapin sa Google kung kailangan nyo pa ng more explanation. Next naman is gawa tayo ng Notion template kung saan natin magagamit itong natutunan natin na to. So free yun, lalagay ko sa description yung template link. Lipat tayo dito sa laptop. So ngayon na na-explain na natin yung Eisenhower Matrix and alam na natin i-categorize yung tasks natin based sa importance and urgency. Subukan natin ngayon gumawa ng template sa Notion kung saan pwede nyong gamitin yung natutunan natin. So yun. Start tayo by adding a page. Tapos pangalanan natin. Wait.
konti muna tayo. Tapos, saka na natin ayusin ito. So, lagi kong ginagawa is ifu-full width ko para hindi masyadong, ay para marami tayong space. So, syempre, gagawa tayo ng database. Siguro, mas maganda sa database na kailangan natin is table. So, backslash, hanapin niyo yung database. Tapos, siguro, dito muna tayo sa tables. Yun yung database tayo. Tapos siguro pwede nyo lagay yung pangalan nyo. Edit nyo na lang. Ayan. So, itong mga tags, palitan natin yung properties. Makikita mo yan dito sa kumari, write blog post. So, papalitan natin yung properties based sa Eisenhower na natutunan natin. So, tanggalin natin itong tab, tags, or pwede naman yung gawin, ano, work, personal, exact, business. Iwan ko to, pero kung gusto nyo siyang burahin, click nyo lang to, tapos delete property. Kung hindi nyo siya gagamitin, ha? Tapos, ayan. So, mag-add tayo ng property na urgency. So, dalawa lang yan, high or low. Doon tayo sa select. Low. Okay, tapos dito is importance. Ayan. So, kung babalikan niyo yung video, makikita niyo yung diniscuss natin about urgency and importance. Ay, bakit ako nakapaks? And pwede niyo palitan yung color nito, ha? Kaya nang bahala magpalit. Click nyo yung tatlong dots, tapos palitan nyo ng color. Kung higher, ayan, ganun. Kayo na bahala. Pwede nyo naman siya i-edit. Tapos, naka-close ako. Ayan. Okay. Yan lang yung kailangan natin. Tapos, ayan. So, lalabas siya dito. Pag tinagal nyo yung tags, siya magay dito. Okay. So, lalagay tayo ng sample para sa lahat, ha? Para sa do it, ang lalabas is yung dapat high siya pareho, di ba? So, for example, lagay natin itong blog post is high pareho. Or gawin natin yung ano, yung example natin dun sa image kanina. So, finish client tasks. Ito ay, click nyo na lang siya dito. Pwede nyo na siyang gawin dito. Low. Ay, sorry. Hi. Tapos, yung isa is network on LinkedIn. Ito naman is urgency, importance high, urgency low. Tapos, yung isa is upload blog post. Ang importance niya is low. Ang urgency niya is high. Tapos, ang next natin is play Dota 2. Low yan pareho. Okay. So, yan. Ang mag-a-add ako ng view dito. Pwede nyo siyang gawing gallery. So, gagawin natin table na lang ang gagawin ko, ha? Pero,
Pwede kayo mag-add view para gumawa ng gallery. Tuturuan ko kayo mamaya. So, yan. Gagawa tayo ng table din. Or pwede list na lang since alam nyo naman na yung gagawin. Sige, list na lang ha. Yan. So, done. Yung new view natin. If you filter natin na dapat, ang urgency niya is high. Tapos, ang importance niya is high. Tapos, back. Ang pangalan nito is quadrant 1. Do it. Ay, about to, okay. Ayan. So, do it. Lalabas lahat dyan. Tapos, add view. Yes. Ang rename natin is 2. Schedule. Okay. This. Tapos, filter. Urgency is low. Pero, importance is high. So, nakita nyo, lalabas siya. Tapos, number 3. Delegate it. List. Done. Filter. Urgency is high. But importance is low. Okay, upload blog post. Tama din, malumabas siya dyan. So, lakan natin. Tapos, add view again. Number 4. Don't do it. Yet. Lagyan natin ng yet. Kasi, once naman tapos natin tatlo, eh, pwede na yan. So, dapat lalabas yung play dota kasi yun yung nilagay natin kanina, diba? Na both low. So, filter, urgency, low. And add filter, importance is low. And so, ay, narapin. Ah, ito yung unang example natin na write blog post. Okay, so, babalik ka lang dito. Ito yung pinaka main database mo. Pwede natin pangalan to. Na, main. Okay, sabagan natin. Main. Dito mo lahat. Teka, baro natin ito. Nakakagulo siya. Okay. So, dito mo lahat ilalagay ng task. So, lagay natin yung reply to client query. Ang nilagay natin kanina is load high. Tapos, yung finish Udemy course. Itong schedule is low importance but high urgency. Tapos, create social media posts. Importance niya is low. Tapos, ang urgency niya is high. Tapos, Netflix. Or, view. Kung kaya drama yung gusto mo. View. Low. And low. Okay. So, yung ano mo, yung main task mo, lahat lang yan mapupunta dyan. Tapos, gusto nyo ba lagyan ng ano? Lagyan natin ng check. Check bar. Ha, kung done na. Check box. Ay, wait lang. Renew ko lang. Done. Kaya kung tapos mo na siya, checkan mo lang siya.
Tapos, if we filter natin tong tasks na dapat yung done is unchecked. Okay. Ayan. So, okay na kayo. Lagay natin dito. Pwede na naman siyang usulin. So, anyway. Yan na yun. Dito mo lang ilalaglag lahat ng tasks mo. Yan. Lagay ka lang ng new dito. Tapos, lagay mo yung importance tsaka yung urgency. Tapos, if gusto mo siya ng paisa-isa, puntahan mo to. Unang-unang mong pupuntahan yung number 1, syempre. Lalabas dyan yung parehong high. Yung high priority, high urgency and high importance. So, ayan, makikita mo kung ano dapat yung gawin. Tapos, number 2, yung kailangan mong i-schedule. Number 3, yung delegate. Tapos, yung number 4, yung mga pwede mong gawin habang break. Or kung tapos na yung tatlo. So, anyway, yan. Sa main tayo. For example, tapos mo na yung nag-reply ka na sa client. Check mo lang to. Pag-check mo nito, mawawala na siya sa list. So, yun lang. Add ka lang ng add, tapos check ka lang ng check hanggat may natatapos ka. Tapos, ito yung importante natin. Yung high and low ng importance at ng urgency. Kung nalilito ka, balikan mo yung video ng explanation natin kanina. Tapos, yun. So, sana makatulong.